So, una sa lahat ay binabati ko po ang Tindig Pilipinas na ngayon, araw na ito ay kinocommemorate niya, sineselebrate ang kanyang unang anibersaryo ng pagkatatag. Nagplano po ang Tindig Pilipinas ng isang event, sana para ganapin ito, pero dahil po sa nagdaang ng ompong na typhoon, ay nagpasya po ang grupo na donate na lang sa relief operations yung mga dapat gagastusin dito. Ano nga po ba ang Tindig Pilipinas? Ito ay isang samahan ng iba't ibang organisasyon na naglalayon na ipaglaban ang karapatan at dangal ng bawat Pilipino at depensahan ang demokrasya ng ating bayan. Ang kasama rito ay ang Liberal Party, Akbayan, Magdalo, ang TCG, Every Woman, Manindigan Na, ASAP, LDC at Tindig Kabataan. Naririto po sa aking likod ang ilan sa mga conveners ng Tindig Pilipinas. Makikita niyo po, walang komunista po dyan. Ito ay formal na naitatag noong September 18, 2017. Noong mga panahon na yon, ay kasikatan pa ni Duterte. Ang matinding hamon ng Tindig Pilipinas ay kung paano imumulat ang mga Pilipino bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman at kasamaan. Gaya ng mga extrajudicial killings na mahigit sa 20,000 na pinatay na Pilipino. Ang pagbenta ng interes natin sa West Philippine Sea. Ang pagkakulong kay Senator Laila Dilima gawa ng peking mga kaso. Ang pambabastos ng mga babae. Ang kaliwat ka ng korupsyon ng administrasyon. Ang patuloy na smuggling ng Davao Group. Ang tone-toneladang pagpasok ng illegal na droga ng mga kumpare ni Duterte. Ang napakabagal at questionableng rehabilitasyon ng marawi. Ang 2.4 billion peso hidden wealth ni Duterte. Ang palpak at pahirap na train law. Ang pagmumura sa Diyos. Ang pagpapasara ng Boracay ng walang kaplano-plano at para lang pala sa land grabbing. Ang illegal na kuwaranto kay Chief Justice Reno. Ang napakong pangako sa EDSA traffic at MRT. Ang illegal at unconstitutional na pag-revoke ng aking amnesty. At higit sa lahat, ang kapalpakan ni Duterte sa larangan ng ekonomiya kung kaya't napakahirap na nabuhay ng mga ordinaryo Pilipino. Subalit ngayon, marami-rami na ang namulat sa katotohanan na nagkamali sila noong nakaraang eleksyon. Nabulag sila sa fake news, propaganda, at pawang kasinungalingan ng kampo at kampanya ni Duterte. 3 to 6 months daw ayusin ang bansa. Simpleng lang daw mabuhay at sa kulambo daw natutulog. Mr. Political Will at Mr. Jetski at kung ano-ano pang kalokohan. Yun pala, siya ay isang taong bastos ang bibig. Pawardi-wardi at pakuya-kuya-kuy sa trabaho. Palpak sa pamamahala, lousy pa manamit. At masahol sa lahat, kurakot at mamamatay tao pa. Sukdula na at tama na. Ang Tindig Pilipinas ay hindi hihinto sa pakikibaka hanggang makamit natin muli ang isang gobyernong maayos at walang korupsyon na may tunay na malasakit sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ang isang masiglang ekonomiya na magdudulot ng maraming trabaho, sapat na kita at murang bilihin na para sa mamamayan. At ang nagkakaisang mamamayan
na nagtutulungan, nagmamahalan at umiiral ang kabutihan sa bawat isa. Kaya po natin ito makamit kung magkakaisa-isa tayo. Salamat po. So, so, ano na, segue na kagad na tayo. Sige, yung Tindig Pilipinas, ang activity nga sa mga darating na panahon ay yung Misa sa De La Salle University sa September 21, alas 12 ng tanghali. Ito ay pamumunuan ni Vice President Lenny Robredo. So, ayan po. Sir, kasama niya rin ng Catholic or some Catholic at church based? Yes, na kinakatawa ni Brother Armin Luis. Okay, there's a point sa mass? Unfortunately, hindi pa maliwanag yun. Pero malay mo. Sir, basically yung pagiging main petition sa September 20th. Actually, the message there is ipaglaban ng demokrasya basically, but ayoko naman i-preempt yung magiging mensahe ni Vice President Lenny. Sir, after nito mga developments nito, dumami na ba yung sumasali sa Definitely, maraming mga grupong sumasali ngayon. At yung mga individual at sa mga Pilipinong ano lang namulat, so nag-extend sila ng suporta sa ating grupo. So itong Tindig Pilipinas ay ano po yan, it's a flat organization. Pinamumunuan po siya ng mga conveners, so walang individual na namumunong dito. Sir, pero yung sinasabing pagsali o pagpunta ng yes na, yung sinasabing recruitment ng government na sinasabing Hindi po. Ano yan? Hindi po tayo nagre-recruit. Ano? Pinapalawak lang natin. Hindi naman ito exclusive itong Tindig Pilipinas. Pero maliwanag po rito na wala kaming kasaling na komunista. Uniform. No. Wala. Walang uniform personal dito. This is a mass movement ng nga, iba't ibang grupo na naniniwala na kailangan ng umaksyon, kailangan ng palakasin ang boses ng tuluyang hindi tayo ma- No, basically, ano to, hindi siya non-political, may NGOs siya, may civil society organizations. So, ang layunin niya is yung mga na-mention ko kanina, is yung paglaban, yung karapatan at damal ng bawat Pilipino at proteksyonan ang ating demokrasya. Sir, how about ouster calls against the president? Kasi yun yung sinasabi ng Malacanang earlier na may movement sa September 21 to oust the president. Individual yan. Kasi ako, noong una ko pa sinasabing kailangan niya mag-resign. Diba? But yung Tindig Pilipinas per se, ay calibrated yung kanyang mga messages. So, Sir, may idea ka more or less kung ilan po sa members ko ng Tindig Pilipinas? 100,000 organized. Mga 100 organizations. 100 hubs. 100 groups, organizations. Pero under siya ng 10 hubs, yun yung conveners na represented by the people behind. And malaki to kasi yung
yung magdalo pa lang mga 500,000 members ng Makino. Then mas malaki naman sa amin yung ang bayan at Liberal Party. So marami. Sir, you mentioned hindi titigilin Pilipinas hanggat ano yung hindi na-achieve? Ano yung goal? Hanggat makamit natin yung gobyerno ng karapat dapat sa Pilipinas. So change of leadership? Yun na muna yan. Whatever people, however they interpret that. So, not in its entirety, kasi meron silang sariling liderato na merong calibrated yung kanilang ano rin, pagbibigay ng mensahe. Pero meron sangay sa amin na konektado sa CBCP. Sir, ano yun? Some members of CBCP are part of the or are supporting the team? Let's just say that we are working closely with some bishops na ano na, na tipong mas vocal sila at mas aktibo sa pakikibakan ito. Ibang religious denominations? Open din. Meron din tayong walang ano to, walang religious biases. So, open siya to any religion. Pero sir, working also with other religious denominations? Yes, yes. Also bishops, ministers? Yes. Okay. So, yun po. So, okay na? Yes. Libel. So, okay. Kahapon naka-receive kami ng notice doon sa prosecutor ng Davao. Pinapabigay kami ng counter affidavit within 10 days. So mukhang pinapaspasan nila itong libel case na ito. At may mga hakbang yung aking abogado to deal with that particular case. Pero it's very, very obvious na talagang naghahanap ng mga paraan to shake me down, to harass me. Pero maharapin po natin yan. Pero, do you think you can get fair treatment kasi dalit nasa Davao ang ako rin? Sa akin, yung lawyers, yung lawyer ko si Antonio Robles, he will be briefing siguro the media kung ano yung mga hakbang dyan. Kasi very obvious yung gusto nilang gawin. Dadali nila doon sa teritoryo nila, mag-i-impluensya sila. At alam nyo, yung mga judges dyan sa Davao City, nakaka-receive sila ng special allowances from the city government. So, yung kapatid, ang mayor, so maliwanag na medyo makaka-influensya yun. Pero would you not ask that the case be transferred sa ano? It is one of the options. So sir, definitely hindi kayo pupunta doon para mag-submit ng counter affidavit at sumpaan sa prosecutor? Kasi di ba sir, ganun usually yung position? I'll cross the bridge when we get there. Kung kailangan pumunta doon, hindi pupunta ako. Pero para po yun, sir, lalabas kayo ng Senate, tapos di ba sabi niyo po may arrest order po rin sa iyo? Yun nga, kaya yung mga legal aspect, hindi ko masagot kasi yung abogado ko nakakaalam yan. But sa akin po, kailangan puntahan para maayos siya, pupuntahan ko. Pero aren't you risking yourself to get arrested if tama nga po yung information on the ground na may arrest order pa rin sa'yo?
well, wala tayong magagawa kasi ganun eh. Ang pagiging sistema. So, kung mauuna yan. Sir, kung kasama sa concern nyo, siyempre pa, majority or maraming gagawin nyo dahil sa inyo, probably, yung positive or negative reaction pa to. Kailangan ina-expect ko na yan. So, teritoryo nila yan. Pero, hindi dapat, ano eh, wala dapat lugar dito sa Pilipinas na hindi pwede puntahan ng isang halal na bayan. So, puntahan natin yan. Is there any business to business nyo na sinag sa inyo na corruption na evidence of corruption? Alam niyo, for some reason, ang chinarge niya ako dun sa isang interview daw sa Cebu. Hindi ko nga maalala kung ano man yun. Pero hindi tungkol dun sa links niya sa illegal na droga. Di ba mas mabigat yun? Oo. Pero hindi niya ako dun kinasuhan. Sir, going back to the issue of amnesty, kasi lumabas sa rapro na they were five instances under past presidents when the grant of amnesty was delegated, an amnesty body was created to study and grant the issue the amnesty to the amnesties. So yun nga ano? Are you not looking into that? Yun ang isa sa ipresent ng aking mga abogado kasi yung ginawa, yung prosesong ginawa sa amin, na amnesty, ay parehas. So, nag-proclaim muna ng amnesty yung presidente, tapos may itinalagang isang committee o isang body na magpa-process ng mga applications at mag-grant ng application na yun. So, yan. Pero would it not run counter to your, ano, yung earlier stance na presidente na tumita sa amnesty? Presidente talaga. Yung proclamation, presidente talaga. Yung sinasabi niya yung certificate. Alam niyo yung certificate? Ito, no? Kaya nga ako talagang masyado akong nagugulat dun sa kahinaan ng pag-iisip nitong mga taga-Malacanang. Dahil kahit tignan niyo yung lisensya niyo, driver's license niyo, hindi secretary ng transportation na kapirma dyan. Di ba? Ngayon yung sinasabi na hindi raw pwedeng i-delegate, hindi pwedeng i-delegate yung pagbigay ng amnesty. Yung presidente ang nagbigay ng amnesty. Pero ang pipirma ng certificate, ministerial yan. Ano na yun? Tsaka, that's approved by the president still. Okay. So yun lang yung masyado mababaw actually, di ba? And still, babalik muna, bago tayo pumunta dyan, babalik tayo dun sa punto na ang presidente, hindi niya kayang mag-void ng kahit na ano, ng walang proseso. At ang amnesty sa kasaysayan ng mundo ay wala pang nire-revoke. Kasi hindi pwede mong i-revoke yan. Kasi once grinant mo yan, mawawala yung kaso sa'yo. So kahit i-revoke mo yan, wala ka nang babalikan kasi nga next stage. Sir, pwede mo pakipaliwanag yung kasi yung video na nakupalagin yung sa ikot-ikot yung sa sabi, hindi naman ma-stop. Ano specifically yung purpose ng nakupalagin? So apparently, itong sasakyan na ito, na very obvious yung, very suspicious yung kanyang behavior, eh doon kasi sa kalye namin, sa may dulo yun eh. So pagka wala kang business doon, mahalata ka. So dalawang beses umikot yan. Nung sinata ng mga nagbabantay doon sa bahay namin, eh kumaripas ng takbo. Tapos yung nakita niyong CCTV footage nung pagpasok, yun, kinuha namin yung pagpasok. Hindi siya nagbigay ng identification, hindi niya binigay lisensya niya.
dumaan siya doon sa lane na bumukas. Then at the same time, nung pagbalik niya, kita niya yung mukha at ano, nung hinaharang siya, tinatanong siya, pag nung nalingap yung nagtatanong ng gwardiya, kumaripas na ng takbo. So talagang, yung behavior niya talagang highly suspicious and may ano siya, all marks of a surveillance activity. Sir, isang beses na ba nangyari ito o ito rin po yung nakaraan? E bago ba ito or yung last year? Yun, kinuha lang namin yung mga CCTV. Pinapa-check namin ngayon yung proseso. Pero nakuha namin yung plate number, nakuha namin yung mga mukha, yung mga tao. So, we will be checking these people. Pero kasi dito harassment pa rin? Hindi to basta-basta harassment lang. O pananakot kasi they were not meant to be seen. Kaso masyado lang na nabisto lang. Kung hindi lang basta pananakot. Ano yan? Tinitingnan nila kung paano siguro sila pwede pumasok o paano nila maituloy kung ano man yung kailangan na hangarin. And this makapasok po sir, ano po sa tingin yung pwede? Hindi natin malalaman, di ba? Sa nagkaroon ng security for your family? Yes, mas ano lang, naging prepared lang sa security ng mga kasama ko. Meron din pa iba pang mga sasakyan na paano maaari yan dito? Aside from this one, talagang so far wala. Dahil yun nga, no? Doon yun eh, sa may dulo ng kalye. So pag pumasok ka kasi doon, talagang mahuhuli ka eh. Kung paikot-ikot ka, wala kang pupuntahan. Very obvious. Sir, naka-stamp doon yung gate. Wala kayong intention na ipag-rattle? Highly suspicious na. Okay na. Ito na. I'm announcing it. For legal purposes lang, sir, walang intention. Sige, I'll talk to my lawyers again on that. How is your family taking this? Kasi parang they're being dragged into this. Sabi ko nga, it's unfortunate. Pero kahit pa paano, napagandaan na nila to sa kanilang buhay early on. So they understand the nature of my job. Kasi pag binitawan ko yung ganitong trabaho, baka matuluyan ng mag-iba yung ating bansa. So, yun din yung kanilang kalalakihan later on. Eh. So, we really need to fight while we can, while we still can. Kung walang intention to relocate na pa? Kung wala naman, so far. Okay? Thank hello. You. Sorry, sorry. Hello. How are you taking this? Kasi although meron na yung mga school security tapos kayo na yung mga I mean, paano yung may help out for you? Wala naman. Kasi we can't give them that, even that small victory na parang na-harass ako, na-stress ako. Hindi. We need to be as normal as possible para ano, hindi kami yung natatalo rito in the long haul. So, kung sila yung na-stress, nananalo ko ang game ground. Sir, ma-identify po ba yung taong nandun or yung ignore? Darating yung panahon para dyan. Pero sa akin, baka malay mo, mga estudyante rin lang yun ng mga intelligence courses. Ganyan yan normally. Pero, yung isa nga, dumugaw ko eh. Pagtingin niya sa bahay, talagang nilabas pa niya yung mukha niya. So, buha-buha. Tapos doon sa pagpasok ng subdivision, yung CCTV kasi doon, nakatutok sa yung mother parang medyo rookie, kaya nabibis niya. At saka nung sinita, tumakbo. So, pangalawa na eh. Pangalawa na yon naikot. Meron kasi nakatutok sa likod, kaya umikot siya. So, nung pag-ikot niya ng pangalawa, doon siya sinita kaya tumakbo siya. So, hinabol doon sa may guardhouse na napigilan doon. Kaso, nung nalingan ko yung security guard, dumiretso. Sir, once pa lang to, one incident pa lang. I believe so, yes. So, ito yung initial intention.
Niloko lang din. Niloko lang ng CCTV. Okay. Okay. Salamat. Ay, thank you, sir. Papahapon lang kami. Yung Palparan connection lang. Okay na kayo, guys. Well, ano yan, ano? Isang leksyon ito sa mga security forces natin. Binigyan sila ng kapangyarihan para proteksyonan yung mga citizens ng ating bansa at habulin yung mga dapat habulin, yung mga enemies of the state. So hindi natin dapat ito abusuhin. So we trust that the judicial processes work and ganun na po yun. And let it be a lesson sa mga nag-aabuso ngayon ng kapangyarihan. Darating yung panahon, yung mga nag-uuto sa kanila ay wala na sa pwesto at hindi sila kayang proteksyonan. Thank you, sir.